pwede po kayo magtanim ng kamatis kahit mura ang kamatis ngayon sa palengke. Pwede niyo magawa sa iyong bahay, lalo na kung walang pagtataniman, maski simentadong lugar, pwede tayo magtanim. Unang gagawin natin bago tayo magtanim ay magpunla tayo muna ng mga buto. Pwede tayo magtanim sa mga sako na hindi ginagamit, sako ng bigas. Lalagyan po natin ang seedling tray ng lupa na may halong organikong pataba. Sa mga kumukuha ng lupa sa bakuran, pwede niyo lagyan na siya ng organikong pataba tulad ng mga dumi ng hayop, mga nabubulok na bagay tulad ng damo, dahon, mga sanga. Pwede rin na ilagdag dito sa ating lupa para tumaba ang lupa na pagtataniman ng mga buto. Haluin para hindi masunog yung mga buto na ilalagay sa seedling tray. Kung walang seedling tray kasi nabibili, pwede yung mga styro na hindi na ginagamit, mga tiramplanggana, mga kaldero na hindi na ginagamit o sirang kaldero, mga paso na mabasag na, pwede malagyan ng mga buto. Alagyan na po natin ng buto ng kamatis, yung seedling tray na mayroon pinaghalong lupa at pataba. Sige, isang buto kada butas. Kailangan tabunan muna siya ng sako o plywood. Diligan nyo araw-araw ito, umaga at hapon. Tapos, tingnan nyo kung sumibol na ang mga buto. Pag mayroon na siyang dalawang dalawang dahon, bitawan na yung sako. Paglipas ng dalawa o tatlong linggo, ito na po ang laki ng mga pinula natin ng mga buto o seedlings. Itatanim na po natin ito, ililipat sa malaking lalagyan. Lalagyan natin ang lupa ng pataba na ipot ng manok. Diligan po ito umaga at hapon, dalawang beses sa isang araw. Opo, para mag-absorb po ang tubig sa ilalim ng lupa. 6 to 8 ng umaga, then 4 to 6 na hapon. Didiligan po natin ito hanggat napaglaki, hanggat napagbunga. Papansin nyo po na ang ating mga kamatis ay pinaglalagyan ng tukod na kawayan o kahoy para sa ganon na kapag may malakas na hangin, hindi po siya matutumba. So kailangan po natin ito lagyan ng tali o talian. Ganito lang hitsura ng kamatis na pwede nang pitasin natin. Ayan, pwede na natin na